Kamusta, Earth Signs? Welcome to Lagatarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dinisplay ko lang yung bawat card ng Zodiac sign, ng Earth sign. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth signs? Medyo mahirap kunin. Ayan. Ex-partner. Maybe may connection ka pa sa ex-partner mo. Dahil sa pwedeng business o kaya meron kayong mga anak. Pero malinaw, it's over. Tapos na talaga kayo ng ex-partner mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung si person mo ito o ikaw. Ang third card, mahal kita pero hindi tama. Oo nga naman, lalo na kung meron na kayong karelasyon, may kanya-kanya ng buhay. Wedding. Merong kinasal. At saka ang isa pa sa nakikita ko dito sa mga cards mo. Maybe ang ilan sa inyo may plano ng magpakasal or kasal na sa person ngayon. Pero mukhang okay ka na dito. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Yun bang okay na kasi tapos na? Kumbaga matagal na. Kaya naka-move on ka na rin. Ngayon naman guys, bago tapusin yung 2023, sulitin na natin. Alamin natin kung ano ang naging tema ng buhay mo sa itong matatapos na taong 2023. At saka ano ang hadlang na dapat nang iwasan o malagpasan? Ano ang paraan para matupad ang mga pangarap mo? At sa huli, kukuha ako ng card para sa outcome. Paalala lang guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Wands. Itong 2023 na ito, maraming earth signs ang tinanggap kung ano man yung challenges na nangyari sa buhay. At naging positibo pa ang naging resulta sa iyo. Kumbaga nakabuti pa. Marami ding pag-aksyon na nangyayari, lalo na patungkol sa mga pinapangarap mo. At saka kahit maging stressful man ito sa iyo, yung mga movement or obligation, kailangan mo na itong gawin ngayon. Page of Pentacles at the World. Connected pa rin dito sa Ace of Wands ang mga cards na ito. At saka patuloy na movement ang nangyayari. At saka positive ang resulta nito sa iyo. Tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong long-term na success. Patungkol man sa karir mo, business, or bagong sinisimulan na buhay. Sa career or business, maybe ikaw yung pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho or meron kang item na pinapadala sa ibang lugar. Ang ilan naman sa inyo, nag-iba yung position mo sa trabaho or nadistino ka sa ibang lugar. Ang ilang earth sign naman, bata ka pa. Pero gusto mong magkaroon ng sariling negosyo or magtrabaho at maipakita na kaya mo. Sa mga nasa relasyon naman o kaya single,
nakilala mo yung ideal partner mo sa trabaho o kaya sa habang nag-aaral ka. Nasa younger age ka pa nung makilala mo siya. Kasi ang oras mo, ginugugol mo lang sa pagtatrabaho o kaya pag-aaral. Kaya nakilala mo yung person mo. At saka ang ilan sa inyo, hindi ka basta-basta nakikipagrelasyon. Hinahanap mo talaga yung person na makakasundo mo. Yung kaparehom ng mindset. Sa mga nasa relationship, nakita mo na yung ideal partner mo. Soulmate kayo. At sa mga single, mamimit mo na yung ideal partner mo. King of Pentacles, Nine of Wands, at the Moon. Ano ang hadlang na dapat nang iwasan or malagpasan? Ang ibig sabihin nito ay huwag kang padala sa emosyon ng iba. Kailangan fair at saka gamitin mo yung talas ng pakiramdam mo sa sitwasyon na magiging mabuti yung resulta ng bawat sitwasyon na kinasasangkutan mo. At saka ang ilan sa inyo, ang nagiging hadlang ay yung mga past issues na dapat mong harapin at kalimutan na. At saka, kaya pinapagamit sa iyo yung talas ng kutom mo kasi ang ilan sa inyo sa financial, maganda yung magiging pasok sa iyo. Naka-apat na cards ka na para sa long term. At saka pinaghihinay-hinay ka ng mga cards patungkol sa financial para kahit yung savings mo hindi mo magalaw. At saka pinapaalalahanan ka ng mga cards na kapag meron kang big financial decision, kailangan aralin mo. Kasi may posibilidad na nangyari na ito or mangyayari pa lang na may person na manloloko sa iyo. At saka base sa mga cards, alam na nung person kung ano yung katangian na meron ka. Kasi guys, sa mga manloloko, walang mayaman or mahirap, basta kumikita ka. Sa mga single, meron ng ready na person na mag-commit sa iyo. Ang problema lang, hindi ka ready para makipagrelasyon. At saka sa mga single, kung gusto mo ng relasyon, ang dapat mong i-focus ay kung paano ito mapapatibay. Ang ilan naman na nasa relationship, nakatatlong cards ka na na merong family business at nagtutulong kayong buong pamilya. At ang ilan na nasa relationship, pinag-iingat ka ng mga cards dahil ang person mo, hindi pa rin niya makalimutan yung past person niya. At saka yung relasyon niyo, nagiging ilusyon na lang. At saka huwag basta-basta magtiwala kahit kanino. Connected na ito sa puting mga cards. Ace of Swords, the Chariot, at Two of Wands in Reverse. Ito yung mga cards mo para sa ano ang paraan para matupad ang mga pangarap mo. Gusto mong makamit at saka manindigan para makamit ang hustisya. Magkakaroon ng success at mapagtatagumpayan mo yung mga plano mo. Nakatatlong cards ka na sa travel. At ito yung chance mo para sa bagong simula, yung makalayo sa mga negatibo. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng delay, kumbaga hindi nagkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo kasi nandun yung takot mo, nakadalawang cards ka na para sa pagbabago. At ang advice ng mga cards, kung ano yung decision mo ngayon, yon ang magiging future mo. Importante rin yung opinion ng pamilya mo or ng mga taong pinagkakatiwalaan mo para lumakas ang loob mo at saka magkaroon ka ng idea. Sa health, ang ilan sa inyo takot kang magpatingin sa doktor. At kung ang ilan sa inyo sa kalusugan mo, may pagdududa ka sa
resulta, pwede naman ng second opinion. Ang ilan naman kailangan ng surgery, at saka ang ilan sa inyo mag-ingat sa matalas na bagay, at saka sa aksidente, kasi nakadalawang cards ka na. Pero karamihan ng earth signs ay matalas ang pag-iisip at saka healthy. Sa mga single, ang advice ng mga cards, kung merong pagkalito sa iyo, sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Yan kasi yung magdidikta sa iyo kung kailan yung timing na pwede ka nang ma-in love. Kung ready ka na. At saka pinapakita rin ng mga cards na ito na yung panahon, tamang panahon, para mag-heal sa past relationship. Ang ilan naman na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na gusto na merong communication. At ang advice ng mga cards para magpatuloy ang relasyon, kailangan kontrolin mo yung emosyon mo. At para sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na nag-i-stay ka sa relasyon nyo ng person mo kasi wala kang lakas ng loob para iwan yung relasyon nyo. Kumbaga, sinasakripisyo mo yung mga pangarap mo alang-alang sa relasyon. At saka pinapakita rin ng cards na ang ilan sa inyo magbabalik yung ex-partner mo at may posibilidad na ang intensyon niya ay magkaayos kayo. Teka lang guys, hanapin ko lang yung meaning nito. Nasaan eh? Phone. Naka-ready naman na yung phone ko. Scroll down na lang. Open to infinite possibility. Dapat talaga kasi merong potensyal at milagrong mangyayari sa buhay mo. Very fortunate or napakaswerte ng sign ng card na iyan para i-remind ka na may walang hanggan ng potensyal. Kuha pa tayo ng isang card. Yung mystical card or oracle card, yan yung nagbibigay ng suporta para sa kung ano pa yung ibang detalye. Para sa mga ipinakita ng tarot cards. Time for beginner mind. Yung pagprotekta sa sarili, makakabuti yan sa iyo. Pero may mga sitwasyon na hindi naman makakapagpasakit ng damdamin mo. Instead, magkakaroon pa nga ng abundance, happiness, at saka love. Marami ka pa kasing madidiskubre sa sarili mo. Mamaya, alamin natin kung ano yung outcome. Pero alamin muna natin yung angel number mo. At saka, thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Mag-ingat po kayo palagi, san man kayo naroon. 8778, your positive efforts will make miracles work. Nakadalawang milagro ka na. Isang card pa yung kukunin natin guys. Hindi pa nga tayo nagsisimula ng 2024, pero ang ilang earth signs ay ready na. At ang ilan ay pinaghahandaan na. 507, your thoughts will become reality without a moment's hesitation. Isang card na lang yung kailangan natin para sa outcome. Abangan nyo na lang guys yung iba pang reading para sa 2024 ng bawat zodiac. The Tower. Ibig sabihin nito guys, positive or negative, merong changes or movement na mangyayari sa buhay mo.
Sa bagay, sa mga unang cards pa lang, yun na talagang ipinakita na yun ang kailangan. Para sa mas positive na bagong simula.